Mga idol at kabayan, Philippine Army at Philippine Air Force nagsanib puwersa sa isang pagsasanay upang ipakita at mas lalong mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng kanilang mandato na proteksyonan ang mga mamamayang Pilipino. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi lang Black Hawk ang papunta sa inyo dahil ang MD-500 Defender ay handang-handa na. Pero bago tayo magpatuloy, palike naman ang video, mag-subscribe, pang pa-good vibes lang, matik na! Ang Air Combat Command ng Philippine Air Force ay matagumpay na nagsagawa ng Simulation Exercise o CIMEX na Sanay Punglo 01-2021 na ang kanilang mission ay to test the capabilities of Air Combat Command on Surface Strike System at Close Quarter Battle noong 11 na Pebrero 2021. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng Chief of Command Staff na si Colonel Roman Dioso, Philippine Air Force, at ng Acting ACC para sa training si First Lieutenant Paul Isaac Jacinto, Philippine Air Force, kasama ang 15th Strike Wing, 723rd Special Operations Squadron, 513th Air Base Group, Tactical Operations Wing ng West Mincom, Western Mindanao Command, Joint Task Force Zamboanga, at 74th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bilang isang bagong functional command, ang simulation exercise na ito ay pinagsama ng mga kakayahan ng surface strike at espesyal na operasyon na naglalayong patunayan ang mga doktrina at tactics, techniques, and procedures. Pag-aralan ang mga aralin na natutunan mula sa mga nakaraang operasyon. Suriin ang oras ng pagtugon, kahandaan sa operasyon at katumpakan, at higit na mapahusay ang Air Combat Command Unit sa mga tuntunin ng Battlefield Air Interdiction, pagpigil sa Enemy Air Defense, Close Air Support, Combat Air Control, at Close Quarter Battle. Ang unang bahagi na aktibidad ay ginamit ang air capability ng MD-500 Defender sa Muti Cogon Hills, Barangay Muti, Zamboanga City, habang ang pangalawang bahagi ay ang Close Quarter Battle na isinagawa ng 723rd Special Operations Squadron sa Barangay Kabatangan, Firing Range, Zamboanga City. Mga idol at kabayan, ang paghahanda at pagsasanay na ito ng ating Philippine Air Force at Philippine Army ay isang patunay na gusto nilang maging matagumpay ang kanilang mga misyon upang pangalagaan at proteksyonan ang mga Pilipino sa mga posibleng banta ng mga anay ng lipunan. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang Philippine Air Force. Mabuhay ang Philippine Army. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.